Ipinakita na nga ba ang totoong kakayanan ni King? Bali bago nga natin umpisahan itong video na to, pag-usapan muna natin ng konti itong background ni King. Itong si King nga napapabilang sa S-Class Heroes. At hindi lang siya basta-bastang S-Class guys ha. Dahil siya nga ang currently na rank 7 sa S-Class Heroes. Meaning tinitingala nga siya ng iba pa niyang kapwa hero. Simply dahil sa mataas nga yung rank niya. Pero ang hindi nga alam ng karamihan wala naman talagang special kay King. Ni hindi nga siya marunong maipaglaban at sa totoo lang matatakotin talaga siya. In fact yung kabog nga sa dibdib nitong si King sa tuwing napapasabak siya sa mga delikadong sitwasyon sobrang lakas nga. Sa sobrang lakas nga ng kabog ng dibdib nitong si King dahil sa takot ang akala nga ng nakakalaban niya ito daw yung King Engine. Bali ang kaisa-isang tao nga na may alam na wala talagang kapangyarihan etong si King etong si Saitama. Yes guys, alam nga ito ni Saitama. Pero malamang yung ibang heroes may idea na rin na mahina nga talaga itong si King at ayaw lang nilang sabihin. Anyway, mapunta na nga tayo sa main topic natin. Ipinakita na ba sa latest chapter ng manga ang totoong lakas nitong si King? Base nga sa chapter 149 dumating na itong si King sa battlefield. Kung saan ang karamihan nga sa S-Class Heroes malubha ng mga sugatan sa laban nila sa Black Sperm at kay Homeless Emperor. Nung makita nga si King na itong sila Genus at Metal Bat, naging panatag na nga sila sa sitwasyon ng mga heroes. Dahil gaya nga ng sinabi ko kanina, ang alam nga ng lahat pwera kay Saitama na isa talaga siyang malakas na hero. Pero ang hindi nga alam na itong mga heroes, deep inside nga, sobrang kabado na itong si King. Kaya naman dahil dito, dumagugdog na naman itong King Engine. Nung marinig nga ito ng mga Black Sperm, agad nilang napansin itong si King. Sinabi nga ng isa sa mga Black Sperm na kanina pa daw nanunood itong si King sa nangyayaring laban ng mga heroes at silang mga monster. Kaya naman kung matalo nga daw nila si King na siyang pinakamalakas na tao ngayon, panigurado daw na sobrang satisfying nun. Nung marinig nga ito ni King, grabe nga yung kaba sa dibdib niya. Since si Genus nga nasa delikadong sitwasyon at wala siyang magawa para tulungan ito. Kalmado ngang iniisip ni King na kung si Saitama nga lang daw sana nasa malapit lang, panigurado daw na magiging madali na lang ang sitwasyon. Hanggang sa may biglang ang nagparamdam malapit kay King. Nung una nga akala ni King na si Saitama na to. Pero nagulat nga siya na ito pala sila Child Emperor at si Puri Puri Prisoner. At gaya nga nila Genus at Metal Bat, naging kampante na nga itong dalawa na to na matatalo ni King nang walang kahirap-hirap itong sila Homeless Emperor at itong napakaraming Black Sperm. Pero ang hindi nga nila alam, mas natakot palalo itong si King. At dito bumilis pa nga lalo itong kabog sa dibdib ni King. Kaya naman nag-cause nga ito ng mas malakas na King Engine. Kung saan mas naging motivated pa nga lalo itong mga Black Sperm na kalabanin itong si King. Hanggang sa may nagtanong na nga kung paano daw ba lumaban itong si King. Sinabi naman ni Homeless Emperor na wala daw siyang idea. Since wala pang ang aktual na nakakakita kung paano lumaban itong si King. Hanggang sa napagdesisyonan nga nitong si Homeless Emperor na subukan daw ang kakayanan nitong si King sa isang test. Dito nga naglabas ng napakalaking energy spear itong si Homeless Emperor. Nung marinig nga ni King na itetest daw siya ni Homeless Emperor, kalmado nga niyang tinanong ito kung ano daw bang test ang ibibigay nito. Sinabi naman ni Homeless Emperor na ibabato nga daw niya kay King itong napakalaking energy spear. Titingnan nga daw niya kung makakaya tong mailagan o masalag ni King. Pero bago nga umatake itong si Homeless Emperor, biglang nagsalita itong si King. Tinanong nga niya kung may hindi daw ba napapansin itong si Homeless Emperor. Nagtataka namang sinabi ni Homeless Emperor kay King kung ano daw ba yon. Ang sinabi nga lang ni King, tumingin ka sa mga paa mo. Yung kinatatayuan nga daw ni Homeless Emperor, sobrang unstable daw. At hindi nga daw yun safe tayuan. Dahil napaka mapanganib nga daw kung dyan niya gagawin itong atake niya. Nagulat nga itong si Homeless Emperor sa sinabi ni King. At dito bigla nga siyang nag-overthink. Tinanong nga niya yung sarili niya kung winawarningan daw ba siya ni King. Dahil sa may ilagan niya kaagad yung gagawin niyang atake. O imbis daw na itetest niya si King, siya daw mismo yung tinetest neto. Hanggang sa nabalot na nga ng takot itong si Homeless Emperor.
at sinabi na magaling daw itong si King since nade-distract nga daw siya sa ginagawa niya. Pero panahon na nga daw para ipakita sa mga tao kung ano daw ba ang totoong kakayanan nitong si King. Nagtataka ngang tinanong ni King na ha? At dito ay napaisip nga si King kung alam daw ba ni Homeless Emperor yung totoong pagkatao niya, na wala talaga siyang kapangyarihan at simpleng tao lang siya. At dito ay biglang ang nabanggit ni King yung salitang normal lang na tao. Nung marinig nga yon ni Homeless Emperor, eh bigla rin siyang nagulat at iniisip kung alam ba ni King yung kahinaan niya. Since kapag wala nga daw siyang light powers, eh normal na tao lang talaga siya. Kumbaga itong laban ni King kay Homeless Emperor, eh parang battle of reverse psychology. Anyway, natuloy na nga itong atake ni Homeless Emperor. Pero bago nga niya tumabato ng tuluyan kay King, eh lumitaw nga mula sa ilalim niya itong si Zombie Man, kung saan eh bigla nga siyang sinakal neto. Nung makita nga ng Black Sperm ang mga pangyayari, eh bigla siyang nag-overthink patungkol kay King. Ang akala nga niya eh kaya kalmado lang itong si King, eh dahil sa ang iniisip ni King, eh hindi sila worth it na kalaban neto. Kaya naman dahil dito eh nag-init nga ang ulo niya at gusto niyang patayin itong si King. Sa sumunod na panel naman eh nakaisip nga ng plano itong si Child Emperor kung paano mapapatay itong napakaraming Black Sperm. At yung sentro nga ng plano niya eh nakafocus kay King. Iniisip nga ni Child Emperor na yung ultimate attack daw na itong si King ang tatapos sa mga Black Sperm. Nung marinig nga ni King itong plano ni Child Emperor, eh as usual, kalmado lang yung mukha niya. Pero deep inside nga eh takot na takot siya sa pinagsasabi nitong bata na to. Since wala nga tong idea na wala naman talaga siyang ultimate attack dahil sa normal nga lang siya na tao. Sa sumunod na panel naman eh bumida na nga itong Black Sperm at sinabi na 11 trillion nga daw silang lahat, at kung idadagdag pa nga daw nila si Golden Sperm, eh more or less na 54 trillion nga daw sila pag nagsanib puwersa. At dito eh tuluyan na ngang nag-fusion itong mga Black Sperm at si Golden Sperm, kung saan eh siya na nga itong si Platinum Sperm. Nung makita nga ito ni Child Emperor, eh iniisip niya na mas papabor sa kanila itong pagsanib puwersa ng mga sperm. Since imbis nga na napakarami silang aatakihin, eh isa na lang daw yung tatargetin netong si King para patayin. Pero nung hindi nga gumagalaw itong si King, eh nagtataka na itong si Child Emperor. Nagtataka nga siya kung bakit nakatayo pa rin itong si King at walang ginagawa. Hanggang sa nag-overthink na nga itong si Child Emperor at inakala na hinihintay talaga ni King itong final form ng mga sperm para mas ma-challenge daw itong si King. At dito eh gumalaw na nga si King sa takot. Binabanga niya yung dalawang kamay niya. Nung mapansin nga ito ni Child Emperor, eh bigla itong sumigaw na finally nga daw eh aatake na itong si King. Nung marinig nga ito ng ibang S-class heroes, eh nakatulala lang sila kay King at chinichir ito. Pero imbis nga na si King ang aatakihin, eh ang inatake nga nitong Platinum Sperm eh itong mga S-class heroes na nagchichir kay King. At sinabi na aware daw siya na ang gusto ni King eh 1-on-1 lang. Kaya naman pinatulog na nga daw niya itong ibang kasamahan ni King para wala na nga daw mag-interfere sa laban nila. At dito eh ginawa na nga ni King itong ultimate power niya ng nakapikit. Pero ang hindi nga alam ni King eh habang nakapikit siya, eh pinulbos na nga ni Garu na naka-monster god form itong Platinum Sperm sa loob ng 1.3 milliseconds. Kaya naman ang akala nga ni King pagmulat ng mata niya, eh siya ang nakapatay sa Platinum Sperm. Sa sobrang bilis nga ng ginawa ni Garu, eh ang akala nga rin ni Metal Bat na si King talaga ang pumatay sa Platinum Sperm. Anyway, alam kong pati kayo eh sobrang na-hype sa scene na to. Dahil hanggang ngayon nga eh sekreto pa rin at isa pa lang ang nakakaalam na normal lang talagang tao itong si King. Sana nga sa mga susunod pa na chapters na per month lang lumalabas, eh mabigyan na nga talaga ng totoong kapangyarihan itong si King. Kapangyarihan na pati tayong mga sumusubaybay sa One Punch Man, eh talagang mapapabilib. Bali dito na nga nagtatapos itong video natin. So yun lang, peace!